Sabi niya, ikaw daw ang nagdala kay Jennifer sa kanya. Kung kailangan ko si Jennifer, ako mismo kukuha sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong niya. Ayaw kitang maging kaaway. Pareho naman tayo ng gusto, hindi ba? Ang mapasaya, si Sandra. At malagay sa mabuti, si Michelle. Gusto daw nila ng full custody kay Michelle para lumaki ng mabuting tao. Ang mahalaga ngayon, makapasok sa mansion para may mata ako doon. Akala niyo ba hindi ko alam ang lahat ng baho ng pamilya ninyo? Desmond told me everything. For your information, si Desmond ang nagbigay sa akin kay Jennifer. Lidin! Lidin, nakikita kita! Buksan mo to! Buksan mo to! Claire, please lang, mag-usap tayo! Anong ginagawa ni Desmond doon? Hey, Lola Ana. Dare you kidnap Jennifer! What are you talking about? Alam na namin ang lahat! Binaliktad ka na ng kakapte mong si Ingrid! She's just using me as an excuse! Huwag kayo maniniwala sa kanya! We gave you the benefit of the doubt, Desmond. All the time, but you always disappointed us. Don't believe Ingrid. Please, for once, maniwala naman kayo sa akin. Hindi ko magagawa yun! Desmond, hindi ka na talaga magbabago. Sinubukan ko na ayusin ang buhay mo at palakiin ka ng maayos. Pero hindi ko mabago ang tunay mong pagkatao. At kahit kailan hindi ko mababago ang katotohanan na ikaw ay hindi tunay na Montreal. Ana! Sabihin mo nga sa kanyang buong katotohanan! Baka sakaling yan ang makapagpapago sa'yo! Lola! Lola! Lola, anong katotohanan? Lola! Lola! Panahon na siguro para malaman mo ang totoo, Desmond. Kamamatay pa lamang ni Isidro. Nandinala ka sa bahay namin. Ayon sa sulat na iniwan ng nanay mo, apo ka daw ni na Ana. Apo ako ni Doña Ana, anak ni na Isidro at Aurora Season. Hindi ka, pumasok ka muna. Tinanggap ka agad ni Ana. Binihisan ka niya, trinatong parang tunay na apo. Pero isang araw, dumating ang tunay mong ina. Gusto ka niyang kunin. Umamin din siya kay Ana na hindi ka totoong Montreal. Iba ang tatay mo. Pilit ka niyang kinukuha. Pero hindi pumayag si Ana. Desperado na siya na makabili ng droga. Kaya pinibenta ka na niya. Nag-offer si Ana na nabiling ka. At malaking halaga ang ibinigay niya sa nanay mo. Nangako siya na hindi ka na niya gagambalain. At hindi na namin siya muli makita noon. Inayos ni Ana ang lahat ng papeles para maging isa kang tunay na Montreal. At iyon sana ang aming lihim na dalawa at plano namin na dalhin sa aming libingan. Pero siguro, hinihingi na ng panahon na malaman mo ang totoo. All this time, kaya pala. Kaya pala. Hayaan mo sa Claire. Kailangan niyang maproseso ang lahat ng nalaman niya.
Lata. Hindi ako bobo gaya ng iniisip nila. I'm better than Jacob. And I'll show it to you. Babagsak kayo. Pero hindi ako. Lang ako. Wala kang kwentang nanay. Wala kang kwenta. Wala akong kwenta! Wala kang kwenta, Desmond! Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Kwenta, Desmond. Nasaan na si Desmond? Umalis na siya, Ana. Sana naman maliwanagan siya sa lahat ng mga nalaman niya. Sana nga ho. Sampid lang ako. Sampid. Walang utang na loob. Umuwi ka muna. Bahala na ako rito. Gusto ko lang mapag-isa. Okay lang kayo, boss? Usap ko si Enrique. Sinuspindi daw ng law firm nila si Stanley habang may kaso laban sa kanya. What? I'm sure magte-testify ang dalawa laban sa'yo, Ingrid. Yan. Yan ang gustong mangyari ni Ana Monterreal. She wants my entire family to go against me. Attorney, do something to stall the case. Kung gusto mo, papayamanin kita habang buhay.
but. No buts. Otherwise, you're fired. Kailangan natin ng X5 sa isang linggo. Tsaka isang sequoia kay Congressman Pilapil. Siguraduhin yung mapuproduce niya yan, ha? Hindi, mapapahiya ako doon. Uy, Michelle, bakit tinapa ko yung baril na yan, ha? Uy, tinapa ko yung baril sa anak ko. Tinanggalan ko naman ang bala, sir, eh. Kahit nga! Ha? Di ka nag-iisip, eh. Sorry, sir. Michelle, huwag mo nang ulitin yan, ha? Tay, huwag ko na magalit. Sinubukan ko lang naman po makahawak nun, eh. Mabigat po pala ang baril, no? Oo nga, Michelle, pero masama ang baril, eh, ha? Huwag mo nang ulitin yun. Pero bakit po kayo, Tay? Bakit po kayo palagi humahawak ng baril? Hayaan mo. Magmula ngayon, hindi na ako hawak ng baril, ha? Alex, tagawin na nga si Michelle. Totoo, sir? Hindi ka nakahawak ng baril? Sa harap lang ni Michelle. Kayo din, ha? Sige po. Sino titira na X5? Kami na, sir. Good morning. Lola Ana, kamusta ho ang pakiramdam niyo? Oh, I'm fine, Sandra. Hindi ko gusto, no, na maapekto na ko sa mga nangyari kagabi. Marami pa akong gagawin. Meron po ba akong pwedeng gawin para makatulong sa inyo? Iham, maraming salamat. I am okay, kayang-kaya ko. Oh, by the way, di ba nabanggit sa'yo ni Mariana, pupunta rito mamaya si Michelle? Opo, Lola. Nasabi ko na rin sa mga bata, tuwang-tuwa sila. Talaga? Totoo po bang sinabi ni Simeon na ibibigay na sa atin ang custody ni Michelle? Mabuting ama si Simeon. Alam niya na delikado ang kanyang trabaho. At alam din niya na mas mabuti kung nandito na lang sa atin si Michelle. Ah, sabi niya, basta raw unti-untiin natin na lang siya hanggang siya ay makapag-adjust. Then, pwede na siyang lumayo. Lalayo siya sa atin? Sinabi niya yun sa inyo, Lola Ana? That's what he said. At naniwala naman kayo sa sinabi niya, Lola. No, not yet. Basta alam ko mahal ka niya. Naniniwala pa rin ako na siya ay isang mabuting tao. Well, anyway, hindi niya naman kailangang magkitang dalawa o mag-usap man lang. Si Michelle lang ang magiging connection niyo. Okay, I have to go. Yeah, bye-bye. Ingat po, Lola. Okay, bye-bye. See you. Dad, sabihin mo na lang. Kung sakali ba na magbago si Desmond, may chance ba na magkabalikan kayo? Bakit mo naman natanong yan? Wala naman. Wala lang. Daddy, sabihin mo na kay Tita Claire, sinabi mo sa akin kanina. Sige na. Ano ba yun? Ano yun? Sige na, sabihin mo na. Kung sakali ba na makalaya ako, tatanggapin mo ba na ako yung maging maging kapalit ni Desmond sa buhay mo? Kasi Claire, alam,
po, mahal na kita eh. Gusto ko kasi kasama kita sa pagsisimula ng bagong buhay ko. Sana makasama kita. Kung sakasakaling makawala ako kay Desmond, gusto ko maging asawa mo ko. Gusto ko maging pangalawang ina ka ni Kalila. Salamat, Claire. Boss, may utos pa ba kayo? Pakiabot na lang yung cellphone ko. Boss, dito muna ako sa labas. Sige. Desmond tumatawag. Hello? Oh, Desmond. Bakit ka napatawag? Gusto ko lang humalaman yung pangalan ng totoong ina ko. Desmond, kailangan pa yun. Baka lalo ka lamang masaktan. Gusto ko lang ho siya makilala, Lola Maria. Gusto ko maintindihan lahat. Gusto rin malaman ng pangalan ng nanay niya. Hello, Desmond. Aurora. Aurora Season ang pangalan niya. Aurora Season? Ano ba talaga ang balak mong gawin, ha, Iho? Gusto ko lang siyang hanapin. Sana magkita kayo. And I wish you all the best. Sana mahanap mo ang tamang daan pabalik. Let him find peace. Teka muna ha, ipapahatid po lang mga pagkain dyan. Pero, ano sa tingin niyo yung outfit ko? Maganda ba? Ah, okay, thank you. Sige, kasi may kumatok. Ay, loko. Nakalaga naman kasi ang mansyon. Nagtuloy yung beauty ko. Sino kaya to? Michelle? Okay. Bye, Mama. Chup-chup. Michelle, dito ka muna, ha? Tatawagin ko lang muna si Ma'am Sandra, ha? Sige. Okay. Thank you.
kailan, Jennifer, hindi kita magugustuhan. Dahil pag nawala ka, sa amin na lang ni tatay si nanay. Sa amin lang siya. Hi, Michelle. Kamusta ka na? Rachel, po? Tawagin mo nga si Jaime. Meron akong gustong i-discuss sa kanya. Nasa board meeting na po sila, ma'am. Board? What board meeting? Ba't hindi ako sinabihan? Naintindihan niyo po, di ba? I guess you were not informed. What are you doing here? At pwede ba umalis ka sa upuan ko? Kung ako ikaw, Ingrid, aalis na lang ako. Magbasa ka ng email, di ba ka hindi mo alam na minor stockholder ka lang dito sa company ko? No way. Veronica, what are you doing here? Masyado na akong maraming stock, so I decided na ibigay na lang sa kanya ang iba. No. No, it can't be. Yes, it is, Ingrid. Hindi makatanggi si Ernest at si Georgina sa napakataas na offer ko sa kanila. So I bought all of their shares. Kaya ako na ulit ang reyna ng Royal Company. Whether you like it or not, Ingrid. Masyadong magtitiwala kay Simeon, ha? Hindi pa rin mawala sa isip ko kung anong pwede niyang gawin, eh. Ay, hindi naman effective, eh. Si Jennifer lagi katabi ni nanay. Kunin niya na lang po si nanay. Sa tingitingnan namin ang anggulo ngayon, lamang na na-accidente siya, patay na. Or pwede rin merong may hawak na iba. May kilala ho ba kayong Aurora Season? Tara po, sama ko na po kayo. Doon po yung sa looban. Ang paniginipan ko si Jacob. Gustong-gusto niyo nang umuwi kaso may pumipigil sa kanya. Sandra, Jennifer, eto na ako. May bisita tayo! At umabol pa siya sa bagong taon! Talaga? Oh, si Jacob? Si Dad!